this morning are, I come to you to bring your perfect peace the whole day through. All that I am, I gladly give to you. I gladly live my whole life through, Lord, living in you. I thank you for the promise of your saving power, and for the grace that saves me every hour. And if I fall, I know that you'll be through. I gladly live my whole life through, Lord, living in you. May I give to others what you gave to me, that they might see the truth that sets them free. This is my prayer, that everything I do reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you. This is my prayer, that everything I do reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po nitong awitin na ito na ipinost ko kahapon. Morning prayer, sabi po rito, hinihiling niya sa Panginoon yung kapayapaan ng Panginoon para sa buong araw. At sabi ito doon sa ano, all that I am, I gladly give to you. I gladly live my life, my whole life through, Lord, living in you. Hilingin, yan ang pinakamagandang panalangin sa umaga, na yung buong araw natin ay maipamuhay natin para sa Panginoon. Yung sa second stanza, sabi, I thank you for the promise of your saving power and for the grace that saves me every hour. Alam niyo yung biyaya ng Diyos sa atin ay kumikilos araw-araw. Bawat oras ang biyaya niya ang nagtatawid sa atin. Tapos sabi ron, and if I fail, I know that you'll be true. I gladly live my whole life through. And if I fail, I know that you'll be true. Di ba kayo natutuwa na ang ating kaligtasan ay nakabatay sa Panginoon at hindi sa atin? Kasi hindi natin pwedeng maasahan yung sarili natin eh. Pero sa biyaya ng Diyos, siya yung humahawak sa atin at siya ang bumabago sa atin para tayo'y maging kawangis niya. Sa third stanza, sabi niya, may I give to others what you gave to me, that they might see the truth that sets them free. No, na maibahagi natin sa iba yung ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung pinakadulo niya, this is my prayer, that everything I do reflect to them my whole life through. Lord, I'm living in you. Sabi niya, ang panalangin ko, that everything I do reflects to them my whole life through, Lord, I'm living in you. Na makita sa atin ng mga tao na ang Panginoon talaga, no? Tayo ay namumuhay sa Panginoon at ang Panginoon ay
namumuhay sa atin. Napakagandang panalangin yan sa bawat araw na makita ng mga tao sa atin na ang Panginoon ang naghahari sa buhay natin. Amen? Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa magang ito. Salamat po sa inyong biyaya at sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Panginoon, wala kaming ibang masabi kundi salamat sa inyo. Ang biyaya nyo nagtawid sa amin, O Diyos. Kaya nga, hinihiling ko po, makita ng lahat at kami mismo, Panginoon, maging saksi na ang buhay na ito na ibinigay ninyo ay naipapamuhay para sa inyong karangalan. May we reflect your life at pag nakita kami ng mga tao, kayo ang makita nila sa amin. Salamat po, O Diyos. At Ama, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ngayon. Salamat sa pagsama at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pray ng Panginoon. Pakilari mo muna dyan. Meron po ulit akong kasama rito. No? Isang kapatira natin sa Panginoon. Ayan, si Brother Larry. Oh. Mamaya ako siya i-introduce sa inyo. Matagal na siyang kasama natin sa devotion, pero dito lang kami nagkita sa Qatar. Okay, tayo po ay nasa Romans chapter 9. Roma chapter 9. Binabati ko rin sila, Sister Joy. Nasa airport sila ngayon. Yung mga dito nakatira sa bahay na to, si Brother Richie, Sister Joy, si at yung kanilang dalawang anak, si Cheska at saka si Chelsea. Papunta sila ng Pilipinas ngayon. Ang Panginoon ang mag-ingat sa inyo sa inyong biyahe. Roma chapter 9. Basahin ko po. Ang salin po natin ay Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos version. Sabi po rito, Romans chapter 9 mula verse 1. Ngayon, ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At ipinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. Verse 4. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila, ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. Okay. So dito sa chapter 9 at actually hanggang chapter 10 pa ito, makikita natin yung damdamin ni Apostol Pablo para sa mga kababayan niya. Si Apostol Pablo po kasi ay isang Hudyo, isang Israelita. Pero anong sabi niya rito sa verse 1? At ano pa nga siya, yung maingat pa siya eh. Kasi ito pong pagsasabi ni Apostol Pablo ng kanyang pagmamahal at yung kanyang ano yung paglabis na kalungkutan at pagkabalisa, hindi po ito emosyon lang o hindi lang niya gustong magpasikat. Totoo ito, sabi niya sa verse 1. Ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo, totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Totoo sa kanya. Now, ano yung sasabihin niya? Verse 2, labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. But ano ba nangyari sa mga Hudyo? Kung sila na binigyan ng Panginoon
noon ng kautusan. Sila na unang tinawag ng Panginoon. Sila pa yung naging kalaban ng Panginoong Jesus. Sabi nga sa John chapter 1, pumunta tayo sa John chapter 1. Aklat ng Juan chapter 1. Sabi rito. Verse 10 hanggang 11. John chapter 1, verse 10 to 11. Sabi rito, naparito siya sa mundo, at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ang Panginoong Jesus, nung pumunta sa mga kababayan niya, tinanggihan siya. Ang totoo, nung ang Panginoon ay nagpunta sa pumunta naman tayo sa Lucas chapter 4. Ito yung nangyari sa mga Hudyo. Hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Sa halip, no? Dito, sa chapter 4 tayo. Sa verse 29. Umpisa na lang natin sa 28. Luke chapter 4 mula verse 28 hanggang 30. Ito yung unang nagsalita ang Panginoon doon sa sinagoga para ipahayag kung sino siya. Dito na lang ako sa verse 28. Now, sa Nazareth po nang galing ito. At alam natin na sa Nazareth lumaki ang Panginoon. So ito yung talagang mga kababayan niya. You would think na pagkakababayan mo, natatandaan nyo sa Lucas, ang Panginoong Jesus ay lumalaki na may katalinuhan at may pabor sa tao. Dito nga tayo sa verse, sandali lang, babasahin natin mamaya yung chapter 4, ha? Pero pumunta muna tayo sa chapter 2. Verse 51 hanggang 52. Lucas chapter 2, verse 51 to 52. Tignan niyo, sabi rito. Luke chapter 2, verse 51 to 52. Sabi rito, umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ang kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. 12 years old ang Panginoon nito. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. 52. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Sabi rito, nung lumalaki ang Panginoon dun sa Nazareth, aba, nakikita ng mga tao yung katalinuhan niya at yung mga tao natutuwa sa kanya. No, sabi sa malalim na salin, he had favor with God and men. Pagka sinabing you have favor of men, ibig sabihin sila sa'yo? Believe sila sa'yo, natutuwa sila sa'yo. Pero nung time na nag-umpisa ng mangaral ang Panginoon, sa Luke chapter 4, tignan ninyo kung ano naging sitwasyon ng Panginoon doon. Luke chapter 4, verse 28. Now, maganda kung gusto niyo yung buong konteksto nito, mag-umpisa kayo sa verse 16. No? Luke chapter 4, sa verse 16 kayo mag-uumpisa. Sabi ron, umuwi si Jesus sa Nazareth, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. This was not something new. Madalas nilang nakikita ang Panginoong Jesus na ginagawa yon, na tumatayo at nagbabasa ng kasulatan doon sa sinagoga, doon sa bahay sambahan ng mga Hudyo. Pero tignan niyo yung nangyari sa verse 28. Verse 28 po, Luke chapter 4, verse 28. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito, yung pangangaral ng Panginoon. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Nung ang Panginoong Jesus ay pumunta sa kanyang sariling bayan para mangaral, ano ang ginawa ng mga kababayan niya? Gusto siyang itapon sa bangin. Gusto siyang patayin. Now,
mag-fast forward tayo. No? Fast forward tayo. Alam na natin yung nangyari na ang Panginoong Jesus ay ipinako ng kanyang mga kababayan at kung sino yung mga pinuno pa ng mga Hudyo na nakakaalam ng lumang tipan, sila pa yung naging tagapasimuno para ipako ang Panginoon. Now, alam na natin yung nangyari. Yung mga alagad ay pinuspos ng Espiritu at maraming nakakilala sa Panginoon. Pero mas marami pa yung hindi naniniwala sa Panginoon. At dati, isa si Pablo ron, isa si Apostol Pablo, doon sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya nung ang Panginoong Jesus nung si Apostol Pablo ay naging Christian na rin, naging kalaban niya rin yung mga Hudyo. Isipin ninyo ha? Gawa chapter 9. Pumunta tayo sa Gawa chapter 9. Ito yung mga tao na nagdadalamhati si Apostol Pablo. No? At sabi nga ni Apostol Pablo, kung maari sana ako na lang itakwil ng Diyos at sila ang maligtas. Now, sa verse 3 yan, babalikan natin mamaya yan. Pero tignan natin ano ba yung naranasan ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, sa mga kababayan niya. Gawa chapter 9, verse 23 hanggang 25. Gawa chapter 9, verse 23 to 25. Sabi rito, pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila, kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Si Saulo ay si Pablo rin po yun. Isa pang pangalan niya yan. So, very early sa pagmiministeryo ni Apostol Pablo, gusto na agad siyang ipapatay ng mga Hudyo, ng mga kababayan niya. O, chapter 21 tayo. Gawa chapter 21. Gawa chapter 21, verse 30 to 31. Ito, sa bandang huli na lang. Gawa chapter 21, verse 30 to 31. Ano sabi rito? Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong Jerusalem at sumugod sila sa templo para hulihin si Pablo. Pagkahuli nila sa kanya, kinaladkad nila siya palabas at isinara agad nila ang pintuan ng templo. Papatayin na sana nila si Pablo, pero may nakapagsabi sa commander ng mga sundalong Romano na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang commander ng mga kapitan at mga sundalo at pinuntahan nila ang mga taong nagkakagulo. Pagkakita ng mga tao sa commander at sa mga sundalo, itinigil nila ang pambubugbog kay Pablo. Gusto na siyang ipapatay rito ng mga Hudyo, ng mga Israelita na kababayan niya. Chapter 23. Pagkaganito minsan yung tao sa atin, yung gusto tayong ipapatay, minsan ipinagpe-pray na natin na Panginoon, gantihan nyo nga yan, yung mga gumagawa sa akin hindi maganda. Minsan pagka may umuusig sa atin, ang iniisip natin Panginoon, masira sa Panginoon, pakitan nyo. Si Apostol Pablo, hindi. Ang damdamin niya doon sa mga kababayan niya, gusto niyang mailigtas. Kahit na yung mga kababayan niya, gusto siyang ipapatay. Sige, chapter 23 tayo, verse 12 to 15. Gawa, chapter 23, verse 12 to 15. Sabi rito, kinaumagahan, nagpulong ang mahigit 40 Hudyo at nagplano sila kung ano ang kanilang gagawin. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Biruin nyo naman yan. Nagkaroon pa ng ng kasundo, walang kakain, walang iinom sa atin. 40. Hanggang hindi nila napapatay si Pablo. Ba, matindi yan. Saan kayo humayo na may 40 tao nagkasundo sa barangay nyo na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi kayo napapatay? Hindi pa natin nararanasan marahil yan. Pero si Apostol Pablo, ganyan yung damdamin sa kanya ng kanyang mga kababayan. Pumunta nga tayo sa 2 Corinthians.
Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 24. Tingnan ninyo yung isa pang naranasan ni Apostol Pablo. At marami pang iba, no? Ito na lang ihuhuli ko. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 24. Sabi po rito, si Apostol Pablo nagsasabi nito. Sabi niya, limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko, mga Hudyo. Now, itong binabanggit ni Apostol Pablo, marami po ito mga nahirap, mga pahirap na naranasan niya sa paglilingkod niya. No, mula sa verse 23 yan hanggang sa verse 33, no? Nakasaad diyan yung lahat ng mga kahirapan niya. At isa doon ay yung limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko, mga Hudyo. 5 times na si Apostol Pablo ay nakaranas na hinagupit ng mga Hudyo. Ilang beses na latigo? No? 39, kagaya nung sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus nga, isang beses lang nakaranas eh. Si Apostol Pablo, nakaranas siya ng 5. Now, that is not to say na mas matindi pa si Apostol Pablo. No, hindi. Iba yung nangyari sa Panginoong Jesus. Ang Panginoon ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, nagkatawang tao para tayo ay tubusin. Pero ang sinasabi ko sa inyo rito, si Apostol Pablo, matindi rin yung kanyang naranasan sa mga kababayan niya 5 beses. Hindi na dinitalye kung kailan yung mga pagkakataon na yon, pero ganung katindi yung naranasan niya sa kanyang mga kababayan. Tapos, balik tayo sa Roma, chapter 8, chapter 9, verse 3. Verse 3, sabi rito, para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo, kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. Wow. Aba, palagay ko, hindi ko gagawin yan. Sino sa inyo ang masyadong matindi? Now, this is not, hindi to figurative speaking. Ano? Tandaan ninyo, sabi nga ni Apostol Pablo sa una eh, sa verse 1, saksi niya ang banal na espiritu na totoo itong sasabihin niya. Totoo yung damdamin niya. Kung babasahin niyo yung aklat ng mga gawa at yung mga, ikaw, Brother Larry, ano, nasubaybayan mo yung aklat ng mga gawa, di ba? Ano, nagdi-devotion tayo. Mapapansin natin sa aklat ng mga gawa, yung mga Hudyo, ang palaging inuuna ni Apostol Pablo na sharean, na pangaralan. Kaya lang, kahit saan magpunta si Apostol Pablo, yung mga Hudyo, ang pangunahing umuusig sa kanya. Pero sa kabila nun, ang gusto ni Apostol Pablo, mailigtas sila na kahit na siya ang itakwil ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinabi sa inyo na hindi ito pakwela lang, hindi ito ano lang, pasikat? Binanggit niya yung Holy Spirit eh, na ang banal na Espiritu ang magpapatunay na ganito niya kamahal yung mga kababayan niya. Ulitin ko yung tinanong ko kanina. Sino sa inyo na pwede nasasabihin ninyo, maligtas lang yung pamilya ko kahit wag na ako maligtas? Kahit na akong mahirapan at mamatay, makakilala lang sila sa Panginoon. Hindi, ang masakit minsan, alam nyo, ginagawa pang dahilan, no, may mga mananampalataya na ginagawa pang dahilan yung pamilya para tumalikod sa Panginoon. Pagagalitan kasi ako ng pamilya ko eh. Kaya hindi muna ako ano, makakapagpatuloy sa Panginoon. Hindi maiintindihan ng pamilya ko kasi eh. Kaya hindi muna ako ano. Listen, baliktad ano. Kung alam mo na ikaw ay nasa tama at yung pamilya mo ang wala, manindigan ka sa tama at manampalataya ka sa Panginoon na tutulungan ka niya at siya ang gagawa sa iyong pamilya. So, now, alam niyo ba hindi lang si Apostol Pablo nagsalita ng ganyan? Na mapahamak na lang ako, maligtas lang sila kung pwede lang eh. Ipagpapalit niya yung kanyang sarili alang-alang sa kaligtasan ng mga kababayan niya. Pumunta tayo sa Exodus chapter 32. Si Moses, nabanggit niya na rin yan sa Panginoon. Exodus chapter 32.
Umpisahan natin sa verse 30 hanggang 32. Exodus chapter 32, verse 30 hanggang 32. Ito yung panahon na si Moses ay umakyat sa bundok at nakikipag-usap sa Panginoon. Ang masakit naman, yung mga Israelita, habang binibigay ng Panginoon kay Moses yung mga kautusan at nakikipag-ugnay ang Panginoon kay Moses, yung mga Israelita naman sa baba ng bundok, gumawa ng Diyos-Diyosan. Gumawa ng gintong baka at yun ang sinamba nila. Kaya ang Diyos ay nagalit sa kanila. Parurusahan talaga sila, lilipulin talaga sila ng Diyos eh. Ngayon, sa verse 30, sabi rito, nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok, doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan. I will intercede for you. No, mga Israelita, antindi ng ginawa niyong kasalanan. Pero ang gagawin ko, aakyat uli ako sa bundok. Baka matulungan ko kayo, mamamagitan ako para sa inyo, para mapatawad kayo ng Panginoon sa kasalanan ninyo. Ganito yung karakter na dapat sa atin eh. Minsan, nagbabrand tayo ng mga tao eh. Wala nang pag-asa maligtas yan. Masyado na matinding ginawa niyang kasalanan. Wala nang pag-asa yan. Bahala na kayo, Panginoon. Hatulan nyo na yan. Hindi, si Moses, hindi. Sabi niya, akit ako. Tutulungan ko kayo. Verse 31, kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto. Now, verse 32, tignan niyo yung sinabi niya sa verse 32. Pero ngayon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi niyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sulatan nyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. If you will not forgive them, blot out my name from your book. Yan ang matinding pamamagitan. Itinataya niya yung sarili niya. Panginoon, burahin nyo na ako. Anong tinutukoy na aklat doon? Aklat ng buhay yon. Yung sinusulatan ng mga ligtas, yung sinusulatan ng mga mamamayan ng langit. Can you imagine that? Sasabihin ni Moses, Panginoon, kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin nyo na lang ako. Inilalagay niya yung sarili niya. No, inilalagay niya yung sarili niya doon sa gitna. Para yung kanyang... Ganun yung pamamagitan na tama eh. Na willing ka na maghirap alang-alang doon sa mga tao. Now, alam natin na hindi ginawa ng Panginoon na itakwil yung Israel. Pinatawad sila, no? At sinamahan sila ng Panginoon at nagpatuloy yung kanilang lahi. Pero ang ipinapakita nito ay yung matinding damdamin na iligtas yung kanyang mga kababayan. Ngayon, meron pang isang ganyan. Sa Genesis naman tayo. Nung panahon naman ni Abraham. Dito tayo. No? Sa chapter 18. Genesis chapter 18 naman. Alam natin na gustong ano... lipulin ng Diyos yung bayan ng Sodoma at Gomora. Dito na, chapter 18 mula sa verse 16 yan. Now, dito na ako sa ano, sa verse 24. Sa verse 24 na ako mag-uumpisa. Genesis chapter 18 mula verse 24 hanggang sa mga sumusunod. Tignan ninyo rito. Ano yung sinabi ni Abraham? Panginoon, wawasakin yung Sodom at Gomora. Paano kung may 50 ron, Panginoon? Pwede po ba, Panginoon, na
ano, iligtas niyo yung bayan. Alang-alang sa mga 50, kung may 50 ron. Sabi ng Panginoon, sige, alang-alang sa 50, ililigtas ko yung ano, hindi ko na sila lilipulin. Eh Panginoon, nakikiusap ako sa inyo. Eh paano kung 45? 45 lang ang matuwid ron. Hanggang sa umikli ng kumunti yon. Paano kung 40 lang ang matuwid, Panginoon? Paano kung 30 lang yung matuwid, Panginoon? Paano kung 20 lang yung matuwid, Panginoon? Ano ginagawa rito ni Abraham? Nakikipagtawaran sa Diyos? Gusto nang wasakin ng Panginoon yung Sodom at Gomorrah. Gumigit na si ano, si Abraham. Itinataya niya yung, baka magalit ang Panginoon sa kanya. Sabi nga niya rito eh. Verse 30, basahin ko yung verse 30. Genesis chapter 18 po tayo, chapter 18. Sa verse 30, sabi rito, muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako. Lord, huwag na sana kayong magalit sa akin, huwag sana kayong makulitan sa akin. Alam nyo, ito yung magandang panalangin na tutugunin ng Panginoon. Ano yon? Yung panalangin na namamagitan alang-alang sa iba. Na Panginoon, no, you storm the gates of heaven with your prayer na yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon ay madala mo sa Panginoon. Na gumigit na ka, Panginoon, kahit ako'y magsakripisyo, makakilala lang sila sa inyo. Ito naman, maligtas lang sila. Dito pa ako sa ano, verse 31, tignan nyo sa verse 31. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin nyo po na po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lunsod alang-alang sa 20 matuwid. Now, listen to me. No? Listen to me. Ano yung gustong mangyari rito ni Abraham? Hindi niya sinasabi, Panginoon, kung may 20 matuwid, iligtas nyo na po yung 20 matuwid, tapos saka nyo patayin yung mga ano, yung iba ron na masasama, yung buong bayan. Wasakin, sige, sunugin nyo, Panginoon, pero iligtas nyo lang yung 20. Ganun ba yung sinasabi niya? Hindi. Ginagamit niya yung 20, pinaka-bargaining, ano niya, bargaining chip niya, para maligtas yung mga hindi matutuwid. Tignan nyo pa, ha? Laktaw tayo. Verse 32. No? Verse 32, tignan ninyo, ha? Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na lang po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lunsod alang-alang sa 10 matuwid. Alang-alang sa 10 tao na matuwid, ililigtas ng Diyos yung buong ano, buong bayan ng ano, ng Sodoma at Gomora. Yan ang pamamagitan na totoo. Na ginagamit nila yung ginagamit ni Abraham. Kung may matuwid, gagamitin niya yon para mailigtas yung mga masasama. No, listen, naintindihan niyo po ba 'yan? Naintindihan mo, Brother Larry, na hindi sinasabi ni Abraham, Lord, kung may 10 matuwid ron, iligtas nyo muna yung 10, tapos saka nyo na wasakin yung mga ano. Hindi. Ang sinasabi niya, alang-alang doon sa 10, iligtas nyo yung masasama. Nakita nyo po yun? Ganun yung pamamagitan. Na, Lord, ginagamit mo yung standing mo sa Panginoon. Lord, alang-alang sa akin, naglilingkod ako sa inyo, magtatapat ako sa inyo, pero hinihiling ko po, kahabagan nyo yung pamilya ko. Kahabagan nyo yung tsuhin ko na masama. Kahabagan nyo yung kapatid ko na ayaw kumilala sa inyo. Kahabagan nyo yung mga nag-uusig sa akin. At Panginoon, kahit ako magsakripisyo, kahit ako mahirapan, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo, yun yung damdamin na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Jesus ganyan din eh. Ang Panginoong Jesus nga ang naging kapalit eh, kaya nga tayo naligtas eh. Alam nyo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakataon ngayon na pag-usapan ng salita ng Diyos? Kasi ang Panginoong Jesus ang talagang lumagay sa gitna at namatay alang-alang sa atin. Pumunta tayo sa ano, napag-aralan na natin dati yun eh, Roma chapter 5. Romans chapter 5 tayo.
Umpisa natin sa verse 6 hanggang 8. Romans chapter 5, verse 6 to 8. Annyeonghaseyo. Patalastas po. Batiin natin yung bata na ano nasa Korea. Annyeonghaseyo. Annyeong. Hindi pala ako dapat maghaseyo dahil mas bata siya. Annyeong. Sabi rito, Romans chapter 5, verse 6. Sabi rito, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Wala tayong kakayahan na iligtas yung sarili natin eh. Ano ginawa ng Diyos? Ang Panginoong Jesus ang namatay para sa atin. Alam nyo, halimbawa, Brother Larry, may anak ka na, di ba? Sino mas mahal mo? Yung anak mo o yung kanto boy? Ang sagot niya po, syempre, yung anak ko. Kayo dyan, yung mga kasama ko sa devotion. Kayong may mga anak. Sino mas mahal nyo? Yung anak nyo o yung batugan dun sa kanto? O yung mga kriminal? Pagka may sakuna, sino ililigtas nyo? Yung anak nyo o yung mga hampas lupa, mga magnanakaw, yung mga palaboy, yung mga mamamatay tao, yung mga magnanakaw. Sino ililigtas natin? O, alam ko na sagot nyo. Eh, syempre yung anak ko. Bahala siya ron. Yung ano ginawa ng Diyos? Nung mapapahamak yung tao, iniligtas niya ba yung anak niya? Hindi, isinantabi ng Panginoon yung damdamin niya doon sa kanyang anak. Alang-alang sa damdamin niya sa atin. So dun sa pagkakataong yon, ipinakita ng Diyos na mas mahal niya pa tayo kaysa sa kanyang bugtong na anak. Wow! Oo, yan na. Nagme-message na yung mga kapatid. Yung anak ko po, anak ko po. Di ba kayo natutuwa na ang Diyos ay hindi nating kagaya? Abay, kung kagaya natin ng Diyos, panay patay ang mga tao sa mundo, palaging ulit, likha ng panibago, patayin uli yung mga tao na yan. No. Nung dumating sa takdang panahon, namatay yung anak ng Diyos, nagsakripisyo yung anak ng Diyos, alang-alang sa atin. Tuloy ko yung pagbasa. Verse 7, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Sabi ni Apostol Pablo, bihira yung ano eh, may mag-aalay ng buhay para sa isang matuwid. Kahit pa mabait ka, eh anak ko ito eh. Itong anak ko ang pahihirapan para sa iyo eh. O sabihin na nating mabait ka, pero kahit na. Verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Wow. Ano pa pwedeng idagdag dyan? Anong salita pa ang pwedeng idagdag dyan, mga kapatid? Ano pa ang kailangang gawin ng Panginoon para maipakita niya na mahal niya tayo? Ay siguro, pastor, pagka nakabili na ako ng tricycle. O siguro, pag natapos ko na yung bahay namin, naipakita na nga ng Diyos na mahal niya ako. No, you are mistaken. Nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus, ipinakita ng Diyos, mas mahal ka niya, mas inibig tayo ng Panginoon. Ano yung sabi sa John 3:16? Sandali, tingnan natin yung oras. Naku po, sorry po. Overtime na tayo. Pero ituloy natin bukas ito, no? Napakaganda nito. Ano yung sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His Son. Hindi sinabi ng Panginoon, God also loves the world, but He loves His Son more because that is His Son. Hindi, hindi. For God so loved the world that He gave His Son. Ituloy po natin bukas yan, no? Pero tayo muna ay manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon sa dakilang pag-ibig na ipinamalas niya sa atin. At hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo rin ako ng puso na nakalaan na magsakripisyo para sa kaligtasan ng iba. May awit na itinuro sa akin ng daddy ko nung maliit pa kami. Sabi ron,
Lord, we're asking not for gold. Let the world, its riches hold, give us souls. Hindi kami humihingi ng kayamahan ng Panginoon, sa mundo na lang yan. Sila na lang ang mag-ipon. Gusto namin ng kaluluwa. Bigyan nyo kami ng kaluluwa na aalagaan namin para sa inyo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, Lord. Napakadakila ng pag-ibig nyo sa amin. At lalo ngayon, mahal na araw, pinagdiriwang ang inyong kamatayan at pagkabuhay na magmuli. Dalangin ko maintindihan namin ang lubos ito at maging kagaya ninyo kami na magkaroon kami ng likas na pag-ibig para sa kaluluwa ng mga tao, na magiging involved kami, magiging bahagi kami ng pagbahayag ng inyong mga salita. Bigyan nyo kami ng puso na kagaya ng sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo kami ng puso na kagaya ng sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Magkita-kita muli tayo bukas. Pero ipanalangin po natin, maraming youth camp ngayon, yung District 1, nag-youth camp sila sa Bulacan yata, San Miguel, Bulacan. Yung distrito sa Panay Island, nila Pastora Rose, sa Iloilo, nag-youth camp rin. At yung District 7, ang Door of Faith, sa pamuna ni Pastor Cesar, nag-youth camp rin po sila ngayon. Panalangin natin yung mga youth camp na basbasa ng Panginoon. Binabati ko ang aking asawa, I love you, ng dyan sa Taiwan. Kasama niya po yung dalawang anak kong babae, si Shaleb at si Evangel. Si Limuel na nakahiwalay. Limuel, patuloy kayong gamitin ng Panginoon dyan sa Sinchu. At yung anak ko po sa UAE, magagawain siya ang speaker ngayon doon sa Dubai. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan, wewe. O, ito po si Brother Larry. Hello po. O, yan, Brother Larry. Taga saan ka sa Pilipinas? Santa Rosa, Laguna po. O, Santa Rosa, Laguna. Pero yung probinsya po nito, kababayan po namin ito. Saan ka? Sa San Emilio, Ilocosor po. Oh, San Emilio. Saan sa San Emilio? Sa Chagan po. Oh, Chagan, San Emilio, Ilocosor. Mami, imami ko po. Taga San Emilio, Ilocosor din po, imami ko. Kasama po namin siya rito ngayon. Yan. Oh, sige po, God bless po. See you po tomorrow. Meron pa po tayong devotion box. Pagpatuloy natin pag-aralan yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. See you tomorrow po. To God be the glory.